Wait lang ah. Ilagay tayo. Bes, huwag kayong malilito. Kakapalang ko na talaga yung mukha ko. Kasi malapit na yung ano, end of the month. So, kailangan ko ng, I think 3.6 pa yung kulang. Oh. Kung wala man kayong pangbagsak, kahit prayers na lang, okay na talaga. Kwentuhan niya naman ako, ano mga nangyari sa stream ni Kay kagabi? Kasi nagising ako, alas 4, wala pa siya eh. Pero sabi niya, 3 o'clock, tapos na, ano nangyari sa stream niya? Eh, kasi ano nangyari sa stream niya? Madami. Anong madami yan? At balita ko siya ay may bagong... ano? Bagong gifter. For the gulan. Ayan. Uy, guys, red carpet naman tayo. Hindi na kasi ako nakapag, ano, nakapag pre-live dahil nagmamadali ako. Kasi kagalit talaga si Ate Belet eh. Sino si Bon? Sino si Bon, guys? So pretty today kasi katulog ako. Uy, Ate Belet, pinapa-up kita kanina. Hindi ka nagpo-comment. Ayan. Uy, for the share muna tayo. And for the dut-dut din para mapunta tayo sa top ng explore page. Oo, kanina. Hala. Ayan na. For the Olyani na talaga. Ano mga chika nyo? Ano bang na-miss ko? Kailan ba ako last na nag-stream? Last week pa. Hi, Pats. Hi, Anne. Ayan sa mga Kumu newbies natin. Welcome to Kumu. And ayan po, sa mga gusto din magpa-level up, all you have to do is drop some virtual gifts. At pwede po kayong bumili ng mga coin packages sa kumu.live/coins. Ayan, 99 pesos lang, magiging level 3 na kayo agad. And abangan nyo kasi ang dami nating new features sa Kumu na may enjoy nyo. So abang-abang lang. And by the way, happy 4th anniversary pala sa Kumu. Lalagay niya ako ng sticker. Di, ano, mga pinagsama-samang mga bastos ang bunganga dito sa Kumu. Bastos ang bunganga pero inspiring, mana-mana. And pero nakaka-proud yan na kasi ano sila, combination sila na. Ate Bella, thank you. Combination sila ng mga nag-work na, ng mga nagsistudy pa, and talagang, ano talaga sila, for the inspiring ang kani-kanilang mga stories at sobrang supportive talaga. At sa mga bago dito sa Kumu, kung nagtatanong kayo bakit Cleaners ang name ng grupo ko, kasi bago ko ako mag-asawa, pasmado ho talaga ang bibig ko. At ang aking mga jokes ay hindi ko alam saan ko napulot. Pero sa inyong kaalaman, hindi na ho tayo pero mag-jokes ng ganon. Oh. Kaya dapat tayo ay hindi na Cleaners. Tayo ay cleaned. Tayo ang mga cleaned people. Dahil nalinis na po tayong lahat ni Kekal. Damay na rin kayo. Wala na kayong winawalis. Oo. Palitan mo na yan. Cleaned official ang pangalan natin ngayon. Oo. Ate Villet, thank you so much. Ayan, sa mga gusto po tumulong sa akin, Road to Gold Badge, you guys can send any gifts. And sana po, mukha mang imposible ito. Pero sana may dumaang mga anghel dito dahil meron na lang tayong ilang days bago matapos ang month. And we are 3.6M away from our goal for the month para maging successful ang ating Road to Gold Badge. Bye-bye, Mama H! Ingat po! Miss you, miss you. Yes, good luck. Thank you, guys. Anong gusto niyong chika tonight? Sana dumaan sa'yo si Secret Bagsackers. Ay, ayoko siya dumaan dito. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Si Kay po nagsiset up sa labas. O, hulaan nyo. Okay, kos, hulaan nyo. Sige! Hi, Casey! Hulaan nyo. May naaamoy ba kayo? O, basta. Hulaan nyo na lang. Gusto mo sabi na? Sige nga, Ate Belet. Sige daw. Sige daw.
Ay, hindi. Hindi, hindi nagkakagusto. Ah, para may naaamoy kayo. Hindi, hindi nagkakagusto. Kilala rin namin, Tita Mels, iba lang. Uy, hindi yan si Hana. Kasi balita ko, pinagpintangan niyo daw si Hana yun. Hindi. Sira na yung mga ginagamit. Ayan, perfect time bumili bukas. For the end time, mga first one starting. Oh, huwag kayo mag-alala, mag-extend kami kahit maaga ako bukas off. Okay lang. Patang fresh mo dahil sa acne aid, char. Ayan, sa ilaw natin yan, guys. Playlist tayo. Hi, Vic Ver. So, ano mga gusto nyong pagchikahan tonight? Nanonood ka po ba ng Naru ni Gemma? Hindi. Actually, sa puso sa mga IG clips lang ako nanonood. Sobrang busy kasi sa work ngayon, di ba? Mag-ano na. May mga di bagong liga na kasi. So, I'm busy getting partnerships with the other league. Para meron na rin tayong collegiate volleyball dito sa kuya. Nga, nag-uulyanin na yata ako. Actually, wala talaga akong idea sa ABC. Sorry, guys. Hindi ako nakatutok sa ABC kasi sobrang busy. Hindi na rin ako nakapag-cover dahil mag-cover ako ng 28 at saka 29. Kaya alam, mga sket kami. Hi, Jess! Nakaligo ka naman. Yes, proud ako dyan today kasi nga may shinoot kami kanina. Gusto nyo panood ko na sa inyo yung shinoot ko. Ay, hindi. Ano? Sa Kumu concert kasi ito ipapalapad. So, baka di nyo naman siya makita kapag ka. Panood ko. Press 1. Kaya mag 25k muna tayo. Sino ba dito ang may hindi alam ng aking Kumu story? Naiyak nga ako gawin to eh. Oh my God. I can no be. Sige, i-share ko sa inyo to. Hello, Sawani. Ginawa na. How are you?
Share ko na sa inyo. Yes, para to sa Kumu 4th anniversary. Ginawan ko lang ng reel. Bato, paano ba mag-switch na? On Kumu almost 2 years ago. It was December 7, 2020 to be exact. And this was the time when Kumu really intended to build sports within the app. So they started onboarding a few athletes and I was one of the very first volleyball players to stream on Kumu. And fast forward to today, a lot of the professional and even collegiate players in Philippine volleyball are already streaming on the app. We migrated a huge chunk of the volleyball community, and we're just so proud to say that volleyball community is one of the strongest, most powerful, and one of the happiest communities here on Kumu. The biggest impact that Kumu had given me are the opportunities. As you guys know, with the pandemic, the sports industry, the sports world had been put on hold for almost 2 years, and that led me to retire from my role as a professional volleyball player and as a breadwinner. You know, I'm just very lucky to have found a home in Kumu. They have helped me get opportunities from streaming. And so when I got invited also to become a staff, I was really overwhelmed and so excited because I would love to help, you know, a company that has given so much to me and has given so much to many other people. And I want to be a part of that magic. And the opportunities are countless, you know, from financial opportunities. They've also given me opportunities to pick up my mental health from all the uncertainties and anxieties. And the biggest opportunity really is, you know, meeting people, users, viewers, third family, and even my colleagues here in Kumu. Everyone's just really a blessing in my life, and that really is the biggest impact of Kumu to me. For me, Kumu is home. Hello, Kumunizens! This is Carmela tonight, and this kasi is my Kumu story. Ayan. Mga kaiyak naman ang pa-Kumu. Na siya, may interface na siya ulit. Oh. Hey, I or no, asa ano, Barbie girl, Barbie lot. Yes. Ba't nahihiyagan na kaya boses? Wala! Jaiho! Hindi kaya. Wala lang, kasi iba sa feeling minsan try nyo ah. Alam nyo yung minsan feeling nyo, ang ganda-ganda ng boses nyo, tapos ni-record nyo. Tapos kapag pinakinggan nyo, boses hiking, di mo maintindihan. Tapos, minsan kahit sa hosting, alam mo yung, parang pag ginagawa ko siya, feeling ko okay naman. Pero kapag kagaling sa video, parang ano ba ito, nakaka-cringe. May mga ganun. Pero totoo yan ah, parang common ano din yan sa mga host. Diba? Pero totoo talaga yan, nakaka-cringe pagka sarili mo yung papanoorin. Kaya ayoko siya nanonood. Hi, QWERTY! Anong pangalan nito? Letter J. Letter J ba? Ang sama ko, Joshuel. Hi, Luis! Welcome back! Uy, guys! Huwag natin kalimutan yung ating goal. Uy, alam nyo ba, nung unang stream ko sa Kumu, yung sinasabi kong December 7, ang una kong stream, nag-blackpink ako dito. Sumasayaw ako ng nakaboots. O, di ba, si A? Oo, tapos yung buhok ko nun, hindi ko maintindihan. Kasi, sa mga blinks dyan, ang bias ko kasi, si Lisa at saka si Rosie. So, sabi ko, sino kayong gagayahin ko sa dalawang to? Eh, hindi ako makapili. So, ginaya ko yung kulay nung isa, tapos yung ikli nung isa. Ayun, mukha akong tanga. Kaya sabi ko, ibabaong ko na sa limot to. What if re-enact? Nakasave nga yata sa Kumu clip ko yun. Hindi nakakatuwa. Putubong oo. Violet na violet talaga. Kita, ilan po lahat ng work mo? Ayun nga. Thank you, AM. Diyan nga ako nahihirapan sagutin kasi complicated talaga yung work setup ko. So,
priority ko syempre dito sa Kumu. So sa Kumu, isa ako sa mga managers and at the same time, contracted streamer ako. So parang dalawang separate work yun. Separate contract. Tapos manager din ako sa virtual playground and talent din ako dun. So kung saan ako nag-work, talent ako dun. Tapos on-cam talent, yan. So pagko-cover ng games, tapos content creator, ayan, kasi may mga different contracts din kami for content. And sideline, event host, ganyan. So, for the ipon-ipon talaga. And next week, magsa-start na kami mag-ano ni Kay, mag-impake. Kasi lilipat na kami sa ano, sa Cavite for the practical living. Kasi nag-rent kami dito, tapos nag-ano din kami doon. Nagbabayad ako ng loan doon. So, might as well isa na lang. Kasi, dapat before ako mag 30 years old, tapos ko na yon bayaran yung bahay para mabili na kami ng sarili naming house ni Kay. Saan ba maganda bumili ng lupa? Yung hindi bumabaha. Oo, yung hindi bumabaha. Uy, ang layo naman. Nandito yung work namin, uy. Batangas. Natakot kasi ako sa Batangas Bay kasi yung bumuka yung vulkan. Yung sumabog yung vulkan doon, nagbumuka yung lupa, bay. Parang natakot ako mag-work. Tapos kakainin ng lupa yung bahay ko. Sige, o basta pag may alam kayo ng mga lupa-lupa, i-DM sa akin. Yes, actually yung sa General Trias, doon yung bahay na binili ko for family. Pero naghanap kami ni kasi ayaw namin ni Kay ng condo eh. Parang kasi siyang naluluma, tas yung value, parang hindi man siya pang matagalan. So, di ba parang mga 50 years lang good. Malayo yung Gentry, yes. Parang medyo dulo siya, pero madali lang puntahan, like less than an hour. Kasi may Cavitex, and depende rin sa oras ng punta. Santa Rosa, yes, ayan. Medyo nagtingin-tingin din kami dyan before. Be, ang layo ng Bicol, be. Ang gagawin sa Bicol. Pero meron kaming ano, pupunta kami ni Kay dyan sa, para mag-ATV. Antipolo. Sila Chang, di ba? Dyan sila. Rizal. Sa Cavite, kasi yung mama ko ayaw sa Cavite, kasi feeling niya daw, di ba, dulo nga kasi yun, tas looban. So, feeling niya daw, pag inatake siya, malayo doon, ospital, ganyan. Nag-anxiety talaga siya sa ganun. Hindi kasi siya sanay sa medyo liblib na, ano, na lugar. Tapos yung ate ko, tsaka yung asawa niya, baka kasama namin doon. Kaya lang, nag-work na kasi ulit sila. So, dati nung work from home, doon sila tumitira. Oh, yes. Nag-inquire nga ako dyan kay Buding yung binibenda niyang lupa. Nakakatawa naman mag-promote si Bakla. Walang ka-effort-effort. Alam mo yung sinend niya sa akin yung nakasulat pa sa papel. Tapos, pinicturean niya yung lupa. Tapos, nilagyan niya lang mga araw na gano'n. Hindi niya man lang talaga i-ano yung detalye parang sira. Nakakatawa yung mga details talaga. Nakalista talaga sa papel. Broker, ayan. Sige po. Pero nagka-canvas-canvas kami. I think at this point, lupa muna. Kasi medyo na-trauma na rin ako yung bibili ng buong bahay. Kasi yung mga contractor talaga na hindi okay. So, kailangan masinop ka talaga pag magpapagawa ng house. Per meters. Ayaw kasi namin ng malaking bahay eh. So, mga 150-ish. Kasi yung sa Cavite, 110. Tapos malaki naman na siya. Gen 3. Yes. Hindi, actually si Jet, yung kapatid ni Kay. O, sakto by that time, ano na siya. Licensed architect na. Kasi magbo-boards pa lang siya. Hindi
hindi pa kami nakakapag-ikot sa Gentry kasi wala lang. Ewan ko, pag nandun ako, ayoko lumalabas. For the enjoy lang ako talaga sa bahay. Sige, wait lang. Ano nga? Kina-follow ko.